Hello guys, welcome back to my channel. So ito, tingnan na naman natin ang 2023 school supplies na binili natin from Shopee. Okay, so ito na. So unang-una is itong Celotech Acne Control Back Acne Spray 50ml. So ano bang itsura nito? So ayan po siya, yung Celotech na nagkakaubusan to sa Watsons kasi very effective daw to. Ito, try natin to sa mga anak ko kasi nagkakaroon sila ng mga ano, breakouts, char. So, nag-Cetaphil na sila. Tapos, ito. Ito na lang ang kulang. Okay. So, yan. That's 287. 249 siya. Pero, syempre, excluded ng shipping. And then, next, yung ating mga binili. Kulang pa ito. Meron po tayong whiteboard. Meron din tayong 1/2 lengthwise intermediate pad at 1/4. So, yung whiteboard natin, 8x12 inches lang siya, maliit lang. Kasi para pagdadaling sa school, kulang ng isang whiteboard yung aking anak. Dalawa kasi yung kids ko. Then, yung lengthwise, yan, kailangan na nila yan. Intermediate pad, kailangan nila yan. 1/4, kailangan nila yan. Kulang pa ako ng 1/2 crosswise. Hindi nasama dito kasi out of stock. Next is itong very cutie na mga pencil cases. Tingnan natin. Isang blue and isang purple. So, navy blue, navy blue. Ayan, yung ganyang itsura ng navy blue na, ayan, no, yung double decker siya, no, ang ganda. Tapos yung isa ay purple. Purple type B. Ito yata yung purple na yun. O, purple. Ay, ito pala. Ayan, yung isa purple. Kasi, yun yung favorite colors nila. Then, itong napaka-cute na backpack na talaga namang matutuwa ang aking bulinggit dito. Ayan, kasama na po yung mga badge niya. So, ayan, mahilig kasi siya sa purple. So, marami siyang compartments. Ayun, ang dami niyang compartments, no? Tapos sa likod, may pa-zipper pa siya kung kailangan mo ilagay dun yung phone mo. Ayun po. Then, next naman, ay nawala. Shopee, asan ka? Na-close ko, sorry naman. Purchases na naman tayo to ship. Okay, sumunod. Ano nang bang sumunod dito? Ito, panyo. Hindi ko na, kailangan pa papakita to. Yung panyo ay isang dosena na po siya, 12 pieces. Puti lang kasi, ewan ko ba ba't nagkakaubusan ng panyo. Yung, dati 12 pieces to eh, pero apat na lang ang natira, dalawa yata ang natira sa kanila. Ewan ko paano sa nila pinaglalagay yan. So, ayun, bibili ulit tayo ng panyo. And then, meron tayong itatry yung kanilang binder para sa loose leaf pages. Yung binder na to, apat lang yung binili ko. Bakit apat? Kasi dalawa sila. Isa, ito yung white. Tapos A5 lang po siya yung size. Refillable yan para magre-refill na lang sila. Siyempre, bumili rin ako ng pang-refill na pages ng loose leaf. Kasi ang bilis maubos ng notebook. Gusto ko sana lahat ganyan. Kaso ang mahal. Amal pala niya. Tapos yung pagbibilang ko sana ng isang ano, merchant na mas mura, ubus na. Sold out na yun. No? So, ayoko naman ng dark. Gusto ko yung transparent lang na ano, white. So, ayan. Ayun. So, yung isang subject na mape, yan ang paggagamitan nila nung lined rule. And then, yung isa naman na grid rule ay pang math. Yun po. Tapos ito, separator. Kumuha na rin tayo ng A5 na separator. Alam niyo to para sa mape. Para, you know, separate by ano, components. Ayun. Then, bumili din tayo ng lunch bag. At mga lunch boxes. Kasi, bakit? Ito po, kulang pala ako ng isang lunch bag. Ayun, kulang ako ng isang lunch bag. Gray lang yung available na color, wala pa rin black. So, ayan. Okay naman tayo. Hindi naman yung ganun kalaki, pero very handy. Minsan nga pumapasok lang ako na yan lang dala ko. Ayan. And then, ito, yung two dividers na pink. Ayan. Yung glass divider siya, para naman hindi mahirap na maghugas. Kasi yung plastic na lunch container ng aking panganay na ginagamit niya everyday. So, malaki yun. 700 ml yata yun. Kasi nagpapabigat talaga yung anak ko. Kailangan niya yun sa ano eh, competition, taekwondo player kasi to. Kasi may weight siya na tinatarget na ganun dapat. Okay, so ang hirap nun hugasan, lalo na yung mga fried na pagkain. Ilang beses ako hugas ng hugas. Okay. Ilang beses ako naglalagay ng ano, liquid soap.
para mahugasan siya, mawala yung sebo. So ito, siguro naman itong glass ay hindi na ako mahirapan maghugas dyan, no? Ay sila pala. Okay, so ayan, yung lid niya ay may pang steam, ano ba yun? Para bubuksan mo para mawala yung steam. Ganon. So isang pink yung may divider na siya, na para separate ang ulam sa kanin. Yung pa. Isang pink tsaka isang blue, kasi yun ang favorite color nila. And then, meron tayo dito ang cutlery set. Ayan, ang laki kasi nung lagay ng cutlery set namin ni Bea. So, ayun, yun sa akin, malaki na, hayaan ko ng ganun. Pero, ito, ayan, para mas maliit naman, ganyan po yung itsura niyan. Isang blue at isang pink ulit. Ayan. Tapos, ito naman, bumili din tayo ng glue sticks. Yung glue sticks ko, magkakahiwalay sila nandito. Apat na glue sticks, tigdalawa sila. And then, yung retractable na, pag sinabi po natin retractable, ibig sabihin, sila po ay napipindot-pindot. Ayan. Yan po yung retractable. Tapos may grip siya dito. Gusto kasi ng bunso ko yung may grip para di masakit. So, may mga black tayo niyan. May red din tayo. May erasers din tayo. Yung erasers natin ay, ano, tiglima silang eraser dito. Hindi ako bumili ng pencil. Dapat mechanical pencil ang bibiling ko. Kaso, ayaw na nila. Ayaw na nila ng mechanical pencil. Mabilis daw maputol. Something like that. So, ayaw. Regular pencil na lang. Then, bumili din tayo ng mga ganito. Yung quick drying na parang needle tube na pen. Ang cute kasi. Nakita ko to. May ganito yung buso ko inuwi niya. Binigay daw ng kaklase niya. Nung grade 6 siya. So, bibili na tayo ng ganyan. Black din. Okay, ilang ganyan ba yung binili ko? Basta hati sila dyan. And then may correction tape din tayo na tig 5. So 10. Bali 2 pack. Sa isang pack 5 pieces siya. So 2 packs na yung binili ko correction tape, yung malaki lang na correction tape. Ayan. Yung ganyan, no? So ayan, malaki, di ba? Okay, and then may mini stapler tayo. Ang cute na stapler na to. Pag nakita niyo siya, ah. Oh, cutie. May mga design din siya. Ah. Ang ganda. Kailangan lang nila pang staple. Then, ano pa ba? Walang scientific calculator yung bunso ko. Meron yung ate niya. Pero yung sa Texas Instruments na kinuha ko noon, na mahal pa naman Texas Instruments, di namin malaman yung function nitong ito, yung may, I think, mixed fraction to eh. Yan yata yung sinasabi yung mixed fraction eh. Di namin maisip, di namin figure out kung paano gawin yung, basta, ang hirap sa Texas Instruments, so ito na lang tayo, yung Kenko. Yan. Ayan daw. Para naman di siya mahirapan. And then, compass. Kailangan ng compass. Walang compass kasi yung aking bunso. So, ayan. Para tigisan na sila, si Bea may ganyan na siya, may compass na siya. And, eto, triangular ruler set. Yan, yung may mga triangles. Yan, protractor. Ayan, kailangan yan ng bunso ko. Kasi si Bea meron naman na yan. Okay, then, ano pa ba? Ano pa bang sumunod? Eto, yung mga loose leaf. Yung mga loose leaf natin, meron tayong grid saka lined. Okay, kung di nyo po alam itsura ng grid, ang itsura ng grid ay ganyan. Ayan. Okay, parang graphing paper po siya. Then, ang itsura ng lined ay ganyan, lined. Okay, ito yung pang-refill natin dun sa binder. Okay, nilalagay yan dyan sa binder. Yon. Pag gusto nyo makatipid, na hindi na kayo bilhin ng notebook pag naubos, ayan. Ito talaga yung, ano, ay, may ano. Huwag ka nga mag, ayan, ganyan siya. Sige, pakinggan na lang din natin. Diba? O, ganun lang, refill-refill lang kayo. Diba? Ganun. Ganun yon. Maganda nga sana lahat ganyan, lahat ng notebooks nila. Kaso, ang kapal yata. So, wag na. Yung ano na lang, kailangan na lang talaga. Yung maninipis na lang yung ibang notebooks. Ayan. Tapos, ano yung pang notebook nila? Ito, yung craft na ganyan yung itsura. Brown. Lined na khaki. Ayan. Ano lang siya? 36 sheets, so 72 pages. Anipis lang nito. Pero kasi, bakit manipis? Ah, malalaman natin ang susunod mangyayari. Kung ano mangyayari sa kanila? Bakit, ano, very... Ano, yung mga binili ko to, malamang dadalhin din nila to soon sa pupuntahan namin. Malalaman natin yan.
Ayun, so magkano lahat-lahat yung na pamili natin? Ito pa lang dito, sige, calculate natin ah. May mga kulang pa nga akong gamit dito. Sige. Kasama na shipping dito ah. 364 plus 201 plus 635 plus 641 plus 396 plus 185 plus 429 plus 518 plus 233 plus 287. Lahat-lahat, ang total niyan nung kanilang school supplies ay 3,889. O, di ba? Ang cute. Ang cute kasi ang mura lang niya. Okay? Pero marami kasi din kaming, ano, actually, may dinagdag pa kami doon eh. May binili pa kasi akong rash guard ni for tsaka mga, ano, things. Yung Shopee loan ko, dinagdag ko pa siya. Tapos yung travel tax namin, inalatan na rin namin ng budget. Ayun. Pero ang total pala ng school supplies nito ay mura lang. 3,000, less than 4,000 lang, no? Bongga! So, ayun. So, ayan po. Yan po yung mga kailangan yung paghandaan. Maliban doon ay bumili pa kami actually ngayon, kanina lang, ng uniforms ng aking bunso. Na uniform na pang high school kasi high school na siya. Large size na yung blouse niya, di ba? Large size na. Tapos bumili na ako ng mga patches ng pang grade level at logo ng school. Tinahi ko na rin siya kaya napagod ako, nakakatahe. So, apat na blouses, dalawang skirt, then isang necktie. And then, apat na patches ng logo at apat na patches nung grade level niya, na grade 7. Tapos, sa panganay ko, bumili lang ako ng apat na patches ng pang 9. Yun. So, ayan. Edi, ready na yung uniform niya and everything. Okay naman na yung socks niya. Shorts, sando, school shoes, rubber shoes. Okay na. Mayroon pa pala akong nakalimutan. PE uniform. Yung PE t-shirt, dun yun kasi yun sa co-op. Sa may school nila malapit sa kantin. Dun yun binibili. So, bibigyan ko na lang siya ng pera. Padadalan ko na lang siya ng pera. Snacks. Padadalan. Padalan ko na lang siya ng pera para doon na lang siya bibili. Pa-assist ko na lang sa aking bestie. Nako, teacher ko rin. Yan. And, ayun po. Yun po yung mga kailangan natin pag ganda. Magkano pala nagastos ko sa uniform? 370 daw yung mga, ano, blouses. Apat na blouse. Kung 370 siya, tapos ginawa rin 370 na rin yung, ano, skirt. 2,220. Ayun. Plus 20 pesos yata o 30 pesos yung necktie. O yan, parang ganyan. Tapos yung mga patches, 20 pesos yung isa. Ayun. So, ilan yun? 8, 9, 10, 11, 12. 2 to 40. 20 times 12 plus 2 to 40. Ayan. Lahat-lahat ng grasses namin sa mga damit ay 2,480 sa uniforms, no? Yung panganay ko, may uniform naman na siya. Yun pa rin naman. Pinalitan ko lang ng patch ng grade level. Ganun yun pag nag-aaral ka sa public school. Yung uniform mo, ayan. Hanggang grade 10 mo na yan. Hanggang senior high school mo na yan. Kung doon ka mag-senior high school, papalitan mo lang yan ng grade level na patch, di ba? Yun lang yun. Yun talaga yun. Hindi ka every year nagpapalit ng uniform kasi kasya pa yan sa kanila. Meron nga ako mga estudyante, sobrang ikli na ng skirt kasi grade 7 pa sila nun. O bitin na yung manggas ng polo kasi grade 7 pa sila nun. Ang cute eh. Okay, so ayun. Yan po. So, ayan. So, ang hirap at mahal magpaaral ng anak, whether nasa public school ka man or nasa private school lalo, no? Pero ganun talaga, napaka-gastos talaga, no? Grabe. Dati sa National Bookstore ako bumibili talaga no mga preschool pa sila or grade 1. Pero ngayon nasa public school sila, Shopee-Shopee na lang tayo. Yun, tapos kung anong konting madagdag, yun, as long as makakatipid. Ayun, lalo pag may sports pa pala ang anak mo, no? Ang ano rin,
Ang gastos rin, buti na lang graduate na ako dun sa ano, mga gears ng panganay ko, yung sa taekwondo gears niya, na bili na namin ng buuhan yun. No, pati yung pagkamahal-mahal na mga foot socks na may ano, may scanner ba yun? Yung ano maagad yung points? Grabe yun. Ano ba yun? Pini-em ko yung mga tito-tita niya sa abroad para lang doon. Kasi para sa tournament niya. So, ayun, pag may sports din yung anak mo po, ay gagastos mo yung mga tournaments at promotion nila. May mga ganun kasi yan, may mga promotion, may bayad yun. May bayad po iyon. Kaya ayun, magastos talaga siya. Na? Sobrang gastos. Pero anyway, ganun naman talaga. Wala tayong magagawa dyan sa gastos na yan kasi magastos talaga. And speaking of gastos, ayan, may mga nakapila na akong kailangan bayaran at ipadala sa mga susunod na buwan. Hindi pa ako nagsisimula. May nakapila na akong babayaran. No? So, ay, wala. Ganun talaga ang buhay. Padala na ng padala sa pamilya. No? Padala ka na ng padala ng pera para happy sila. Ganon. So, yun po. Soon ay titingnan natin kung ano ang... Gusto ko sana magbento, ano ulit, no? Magbento-bento... Bento-bento, you know, bento. Gusto ko ulit magbento, eh. Wala na ako nung mga sticks. Ito yung mga picks. Wala na ako niyan. Yung mga picks na ganyan, nagkanda ubos na yan. Nung maliit pa sila, Bea, nung grade 1 pa yata at preschool. Ang dami ko niyan. At inilalaan ako talaga ng oras yan, yung pagbebento baon na yan. Tapos pinaghihingi lang ng mga kaklase niya kasi, ang cute! Wow! Ay, di wow. Ayan, ang hirap. Tapos, i-slice mo pa isa-isa yung mga, ano, everything. Keme. Ayan, anyway. Saka na, pag nandun na kami pare-pareho sa secret muna ako sa kami mapupunta. Ay, ang cute oh. Ang ganda nito, pink. Transportation, hindi ko naman makita. Okay, meron ba dito? Meatballs. Ah. Oh, ang pangit, mukhang pupo naman yun. May letters and Snoopy. Pwede ito sa mga bata pa, no? Pero ngayon kasi, hindi na eh. Pero maganda rin naman siguro, no? Matutuwa siguro sila pag nakita na, oh my God, baong ko ganito. Okay. So soon, malalaman natin yan. Pang umaga rin kasi ako ng mga nakaraang school years, kaya alas 6 girl ay masyadong ano. Maaga din ako nagbebento nun. Ayun. So ayun po, thank you so much. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay mag-subscribe po kayo and hit that bell icon to be notified whenever I upload new video. So, sana ay nagustuhan nyo itong back to school supplies na finiture natin para makita nyo rin yung mga pwede nyong bilhin sa inyong mga anak. Ito po ay hindi yung iba dyan, kasi may ibang rulers na yung panganay ko, meron na din siyang mga scissors, ayan, meron na silang mga ibang ganun. So, hindi ko na sinama yung meron. So, kanya-kanya po tayo ng diskarte talaga, no? Kung paano, no? At yung bags, ayun pala, yung bag ay meron naman sila na yung panganay ko, meron siyang, binigay ko na sa kanya yung black na bag ko galing SM 2 years ago na travel basic yung tatak. Ang daming compartments nun at okay na okay sa kanya yun. Gusto niya naman black. Tapos, meron din silang Kanken. Yung Kanken na classic na 16 liters. Tig-isa sila nun, so pwede yun pag exam day. Ayun, aabot pa kaya sila nun sa exam day? So, lahat actually na pinagbibili ko, magagamit din nila yan pag nag-transfer sila ng school. Okay, yun lang po. So, thank you so much. And goodbye!